Hello there everybody, what is up? It's me, Antality, and for today's video, may bago tayong larong lalaruin sa Roblox, and that is Special Anime Defense. So parang ano lang naman to eh, Anime Defenders lang to, syempre ibang game, di ba? So as you can see, meron tayong 12,610 gems, at syempre dahil sa mga codes yan, dito nyo lang makukuha yan sa mga codes dito. And then, ngayon ko lang na-explore yung mga to. So, meron tayo dito mga challenges. Ayan, no? Mga challenges. Ano itong core challenge? Ayan. Papakita dito. Ano yung craft? Ah, ito yung mga pang-evo. Ito yung mga kailangan na pang-evo. Ayan, may mga rainbow star, pink star, red, blue star, green star, yellow star, etc. Tapos, wala lang tayong dash dito. Ito yung evo. Dito mo i-evolve yung unit. Traits, ito yung mga traits, of course, depende yan kung ano yung mythic, kung ano yung unit mo, siguro, like mythic, ganun. Monarch and King, Monarch increases damage, yun yung pinakamataas Monarch. Then, ito yung mga events, ano itong events? I challenge you to defeat my enemies in Sand Village Infinite, do you have what it takes? There are 3,741 left in the limited unit, ah. So, may limited unit dito, no, 3,000 na lang mahigit, no, natitira. Then, ito yun ngayon. Siguro hindi ko na makukuha yun. And then, meron tayong merchant dito kung saan tayo pwede makabili ng mga, sabi natin, Stars Evo Leaderboards. Ito yan. So, ngayon, meron tayong 12,000 gems at pwede tayong makapag-summon, no? Yan, ang nasa banner, si Arima, si Shanks, pati si Killua. So, summon tayo. So, summon tayo ng, so, 500 para sa 10 na ano, no? So, mga chances dito, yan, mythical, 0.25, legendary, 2%, epic, 14, rare, 82. So, hindi lang pinapakita ko sino yung mga ano dito, mythic lang. So, tara, summon tayo. Goku, Sasuke, Naruto. Yan, summon ulit. Pabilis lang yung pag-summon dito. Sabi to, nadukot na agad natin, no? Sasuke, sige. Ayun lang. Ayun! Uy! Nakadukot agad tayo ng mythic, guys. Si Shanks. Pati si Killua. Nakadukot agad natin yung mythic. Ano to? Meron mga ano din to. Ay, hindi ko alam yung mga traits nila, no? Pero auto-sell na lang natin yung iba dito. Auto-sell natin yung mga epic. Ano ba ang epic? Hindi ko rin sure yung epic eh. Pero sige, auto-sell muna natin yung mga rare. Yan. Yan, mga yan. Auto-sell muna natin yan. Since hindi naman natin mga kailangan yan eh. So, mag-summon lang tayo. Try natin. Mali mo naman. Oh, may nakuha tayo. Pang free roll. Ah, nasa na? Bakit nagloko? Ayun, yan. Yan. Ayan. Kasi may farm unit dito eh. Kung alam mo, syempre may farm unit dito. Hindi natin alam kung sino eh. Alay mo lang naman. Wala pa tayo nakukuha legendary eh. Hindi ko alam kung may legendary na dito. Pero sige, summon lang tayo ng summon hanggang sa makuha natin yung mga kailangan natin. Gusto ko rin makuha si Arima eh. Kaso mo, ayun, meron tayo nakuha ng legendary si Tochi. Hindi ko alam. Meron tayong ano, Tochi. Yun ang pangalan, Tochi. Sabi ko, sige, summon pa tayo. Ayun, may Bulma tayo! O, nag-auto-clicker na lang ako para mabilis. Ayun, meron na tayong Bulma. So, meron tayong Bulma pang farm. Meron tayong Tochi, di ko alam kung to. Then, Shanks, tsaka Killua. So, gusto ko makuha si Arima, no? So, siguro kukuhain ko na lang si Arima once na may, ano na, siguro, 2 times din siya. Feed? Paano yung feed? What do you mean by feed? Ah, ito. Hindi ka pwede maggamit ng units. Sell na lang natin yan. Yung mga hindi naman natin kailangan, sell na natin yan. Oh, may nakuha tayong mga Bulma, Killua. So, equip na natin si... yan yung mga ano natin, mga units natin, no? Yan. So, traits. Pwede na ba? Select unit. Yun. Alright. Ay, ayan. Trait index. So, ito yung mga traits na pwede natin makuha, no? So, syempre, maganda makuha mo. Monarch. Increase damage by 325%, rage by 15%, reduce cooldown by 15%, increase damage by 35%, range 20%, and decreases cooldown by 10% for all units on map. Oh, only one can be placed.
Ito rin naman yung King. Only one can be placed din naman. Pero increase damage, increase range, and reduce cooldown by 5%. So maganda rin na makuha natin yan, no Monarch. So ilang reroll? Wala natin. Oh, isa lang para sa mga mythic. Ayos din pala ito eh. Killer. Ano yung killer? Killer. Increase damage by 10%. Damage by boss 25% and range by 5%. Ooh! 0.7. Not bad. Pero sige, reroll pa tayo. Marami naman tayo eh. So, try na natin, no? Makakuha ng mga maganda. Expression. Dahil natin tayo yung mga ano eh. Yan natin yung pang ano eh. So, natin kung ano makakuha natin kay Shanks, no? Alam mo naman, swertein tayo. Hindi na tayo sinwerte. Pagkatapos nun, hindi na tayo sinwerte. Siguro strong killer! Killer ulit yung nadukot natin. So, sige, kuhain na lang natin yung killer. Ayan na natin yan. Ganun din naman yan eh. So, 10% damage, no? Increase damage by 10%. Boss damage 25 and range by 5%. So, paano pag yung mga ano natin? Reach. Ah, reach siya yun. Yun ang mga kailangan. So, for example, si Bulma. Ayan. Reroll natin. Hindi ko makailangan yan eh. Godspeed. Well, hindi ko nakuha. Sige, na lang muna. Si Killua, try natin. Nimble 3, siguro. Sige, pwede na yan. So, yun yung mga ano, traits. So, hindi natin, nagsaya lang tayo ng mga ilang tokens. But, yun. So, punta tayo dito sa may, ano, sa may story mode. And, try natin yung level, no? Yung first level, which is si Goldeo sa may planet Namak. Alright, let's do this. Alright. Nandito na tayo sa may planet Namak. Wala bang boat skip dito? Meron naman. Okay. Na-enable ko na nga eh. So, nandito na tayo sa planet Namak. So, gamit nga natin si Shanks, si Killua, at si Bulmi. So, hindi pa tayo makakapag-summon ng ano? Ng ating Bulmi. So, matagal to. Ayan na. Pwede na tayo mag-summon. Lagay lang natin dito si Bulmi. So, ito yung si Bulma natin. O, yan. Si Bulma. Wow! Amazing! Right, di pa rin tayo pwede makasummon, pero summon ko na si Killua para meron tayo pa damage. There we go! Para masimulan na yung waves. Asap damage niya, 258. Okay. Ngayon, upgrade muna tayo ng ating Bulma since kaya naman ni Killua yan. Kaya ng ating Killua na maubos ang wave na yan. Alright, then summon na tayo ng Shanks. There we go. 258, then si Shanks is 415. Dahil nga sa may trait niya. Nagbigay ng damage boost. Lalo na sa mga boss. Ayan. Ayan, then upgrade tayo ng Bulma. Tignan nga natin si Shanks. Ano ka, ano? Malaki ang ano ni Shanks. Circle AOE. Pero malaki. Medyo matagal lang ang cooldown, 6 seconds. Ang range niya is 22. Right. So wala pa tayong pang-upgrade. Lagay tayo ulit ng Shanks dito. Siguro ilang dito alam eh. Try natin tatlo. All right, tatlo. Tapos siguro natin kung kaya ng apat yung Shanks na rin. And 100. Right. 5. Tatlo lang si Shanks. Siguro sa mga mythic eh, tatlo lang ata pwede mag-summon. Upgrade natin yung Bulma natin. Para mapagbagdag ang pera natin. Medyo malakas yung audio ng ating natin. Yan. Siguro mga ganyan lang. Okay na to. Medyo, pwede pa natin inaan. Yan. So, 7.5 yan. Upgrade muna natin yung ibang Shanks natin dito. Yan. Ooh! May nalipad. Kaso ground unit lang si Shanks. Ang iniisip ko, kung si Killua, ground unit lang din. Hindi siya hybrid. So, masama-masama din pala na meron tayong ano, nalipad dito. Kasi wala tayong unit na pang hybrid. Siguro si Tochi, no, yung legendary natin. Hybrid siguro yon. Pag nag-level 10 na tayo, kung ano natin yan.
Ay, mabuti nga. Ground lang yung may ano na yan eh. Yung boss na yun eh. Wave 11 na tayo mga kaibigan. Malapit na tayong matapos sa ating first world of Planet Namak. And then let's keep it up to the world, last world, no? World 6 siguro yun. Hindi ko pa ano eh, no? Hindi pa ako pwede makapag-upgrade, no? Pagka nag-ano na sa world siguro. Si Bulma. Pagka na ano natin. Hindi naman natin siguro kailangan na makasabi si Bulma. So, mabilis na ubos yung ano, yung limited unit, yung secret unit, no? Na si, ano ata yun eh. Si Itachi nga yun sa may hidden sand village. Ang bilis maubos. Nauubos na agad ng mga tao. So, di feel ko, hindi ko na makakuha yun eh. So, upgrade natin si Shanks natin. Ah, yun na yung max upgrade ni Shanks. Upgrade 5. No? Upgrade 5. Hindi ako nagkakamali. And yung boss. And there we go. Senzubin. Senzubin. And that's it, ladies and gentlemen. Punta na tayo sa may ano. Sa, so, skip na natin to. Gawin natin way world 6. No? Sa may stage 6 na Planet Namak. So, ayan, map 6 na tayo, mga kaibigan. Pupunta na po tayo sa map 6. Ang tagal lang ng ano, mag-load. Map 6 tuloy, world 6. Yan, act 6 pala, act 6. Ayan, so, tapusin na natin itong planet na map. And then, lilipat na tayo sa bagong world, no? Sa world 2 ng Special Anime Defense. So medyo matagal lang talagang lumabas yung mga ano dito, mga waves. At medyo mabagal din, no? So I hope na sana magkaroon to ng mga mas mabilis pang ano, no? Mas mabilis pang yung mga bilis ng mga waves, no? Sana mas mabilis pa, no? Na kahit kaunti. Para mabilis din matapos. Kasi medyo matagal din eh, kung tutusin eh. Dahil sa Anime Defenders eh, parang kung tutusin, may get 5 minutes nga lang, tapos ka na eh. Pero nakabilis sa Anime Defenders. Pagka sabihin natin, meron kang unit na Almighty, di ba? O yun, ayun yun lang, makakatakas pa lang din. Okay. Very nice! Alright, 1995. Samon ulit tayo ng Shanks. Para mas mabilis nang maubos yung mga waves. Wala nang makatakas. Then upgrade natin yung Bulma natin bago tayo ulit maglagay ng Shanks. So as you can see, di ko na nga sila kututusin yung na-upgrade eh. Kasi mukhang kayang-kaya naman eh. Lagay pa tayo ng isa pang Killua Whirlwind. Ba, bilis mo ubos ng wave, pero wave 14 pa rin tayo, hindi pa rin tayo nakakausad ng wave 15. Yan na, last wave. Wave 15. Sa wakas. Nakabot rin tayo sa dulo. Si Frieza. Pero wala siya, sana wala na siyang ano, no, second form. Baka meron pa siguro perfect Frieza. Ah, wala na, okay. So, ilang minutes tayo natapos dito? 8 minutes. Tagal-tagal din nun, guys. So, play next tayo. Punta tayo sa next world. Oh! Ruined Village. Big Ant. So, ibig sabihin to sa Ant Kingdom to. Di ba? Hindi ko nagkakamali. Nasaan yung mga kalaban? O, yan, no? Parang sa Ant Kingdom to, pag ganito. Yan, yun din. Medyo mabagal nga lang din dito. But day by day, nag-i-improve naman sila kahit paano. Nakikita ko na sa mga ano nila, no? Pero, yun lang. Sana, may mga nakikita rin ako sa comment section ng ano eh, ng mga ibang Roblox. Mga ibang gamer dito, no? Ng Special Anime Defense na, yun nga, medyo mabagal nga. Mabagal nga yung gameplay ng laro. Mababa mga ganyan. Yung mga ilang atake na lang. Masano na tayo? Way 50 na tayo eh. Pero dito talagang pipilitin mo talagang dumami ng dumami eh. O parang. Ayan. Ganun lang. Last wave. Ayan.
Yan ang bigan. And yun na, tapos na. Alright, so 6 minutes. 6 minutes yun? Parang hindi ko. Pero yun nga, sige. Alright, so we'll skip to this part, no? Sa Act 6 na lang tayo ulit magkita. And then, doon na tayo sa last map. Right? Alright, nasa Act 6 na tayo mga kaibigan. At you can, as you can see, nag-add sila ng 1.25 speed. So, medyo mas bumilis na yung laro ngayon. At actually, mas better na siyang laruin ngayon. Kasi, yan, may speed na tayo. May speed na silang nilagay, binigay, no? Lagay lang tayo ng Bulma dyan, and then lagay tayo ng Killua. So after nito, doon na tayo sa Sun Village. Nagre-restock sila ng nagre-restocks ng Itachi eh, no? So parang I guess parang itong restock na nila to eh, dahil parang syempre, super ang tao ng Itachi eh. Sino may ayaw, diba, ng secret unit, diba? Na makukuha mo lang sa Infinite, diba? Syempre. Sinong aayaw doon? Eh, yun na nga yung pinakamadali na paraan para makakuha ka ng secret unit. Kahit mababa ang percentage, di ba? Alright, wave 7, wave 8 na tayo. So, yan, no? Medyo mabilis-bilis na talaga. Yung takbo ng mga, ano, yung bilis ng units, no? So, mas mabilis na lalo. Wave 14, may ano yung mga strong ants. Ano yung mga ant strongs. Hindi ba tayo pwede mag-ano dito, cinematic? Pwede! Pwedeng-pwede na pala. Uy, parang. Woo! Pwede na tayo mag-cinematic mode. Kasi sa lobby, nung unan, di ba, tinaray ko, hindi nga pwede. Pero yan! Pwede na tayo mag-cinematic mode. Wave 15? Yun, wave 15. The last wave. Off. Ano ba to? Unkingdom ba to? Eh, Unkingdom lang to eh. Yan yung Rage Hunt. Yan natin kung may second phase siya. Upgrade muna tayo ng mga iba. Yan. Wala siya second phase. Alright! So, tapos na tayo sa World Act 6 ng Ant Kingdom siguro to. So, back to lobby muna tayo and change tayo ng units. Alright, so nasa Sun Village na ako and wala man lang ako nakitang hybrid sa unit ko. So, lahat sila ground eh. Nag-try din ako ng summon, nakakuha rin ako ng Arima. Galing, di ba? May Arima tayo. Pero walang ground unit eh. Ay, walang ground, walang hybrid eh. So, sabihin, paano yung flying? Yung tanong, paano yung flying? So, sige, kaya mo na. Summon na lang tayo ng Bulma dito. Tapos sasummon natin si Arima. Kaya natin si Arima. Yun, pwede na natin summon si Arima. Ooh! Maganda yung effects ni Arima. Din pala si Arima sa mga skills niya. Pero mabagal nga lang siya. Yun lang, para siyang Shanks. Mabagal. And makakataas to. Stand tayo. Ay, hindi. Nakaba. Kapit ni Arima. Parang gusto ko yung cosmetic ni Arima. Naro kami. Ayan. Dahan natin. Lumaki. Ang circle AOE niya. Paano ang atake nito? Oh, yung kidlat. Pero ilang seconds? 6.3. So, matagal-tagal din. So, I think ang maganda dito ay Arima eh. Siyempre may cooldown. Pero malakas ang damage niya. Yan. Last wave. Wave 15. Mga kaibigan. Hindi, wow. Hindi pa yun yung last niya. So, magiging 5.7 pa siya. Yan si Hidan. Yun, alright. So, see you sa Act 6, guys. Alright, mga kaibigan, we are now finally in Act 6 of the Sun Village and kakalabanin na natin si Deidara. Deidara ang pangalan niya dito, pero Deidara. Yes! So, 2 more levels na lang. Ma-unlock na natin yung slot 4 natin, no? So, I hope, no, sa pag-i-infinite natin, pag-do natin ng challenges,
ma-unlock na natin ang ating slot 4. Kasi level 30 pa yung ano nito, medyo matagal-tagal din, no? Right? So, mabilis ang ano lang to. Mabilis ang farm lang to. Wala na tayong problema dito. Oh, there you go. Ang gusto ko lang kay Arima is sa may skills niya as of now, eh 2 hits siya, no? Kay Shanks kasi single hit lang. Pero masakit. Eh, well, na-level up naman na natin siya, kaya siya masakit. Diba? Yan na, yung mga clones ni Deidara nagpapakita na. Ayan, no? So, wala naman siyang sabog, no? Parang naalala ko yung sa anime adventure na pag may clone si Deidara, sumasabog, tapos masastun ka ng ilang segundo lang. Pero dito naman, eh, okay naman. Clear naman. So, wave 7 na tayo. Out of 15. Mabilis-bilis na rin naman. Ayan na. Mabilis-bilis naman na matapos ang waves natin. Then, saman tayo ng isa pang Shang. So, tatlo na pa rin yung Shangs natin. Alright. So, no need na tayong mag-upgrade ng mga units natin since kaya naman ng mga units natin. Nakamitik naman tayo. Wala na tayong problema. So, I suggest na lang dito sa may game na to is mag-add pa sila ng isa pang farm unit, which is this week na yun, no? Upcoming this week na siguro yung ang update nila. Update 1 nila, no? So, lalaroin din natin yun. Ano rin natin yun. Pero, syempre, na-try ko pa din makakuha ng secret unit dito, no? Si Itachi, si Gaara. Pero si Gaara kasi alam ko sa summon walang makakuha yun, eh. So, upgrade na natin si Shanks natin, no? Para mabilis na yung, malakas masahal ng lumakas yung Shanks natin. Para mas mabilis na yung pag-clear ng wave natin. Kasi medyo matigas-tigas din yung mga kalaban dito. Hindi rin alam biro yan. Alright. Upgrade lang tayo. Kahit yung Arima natin, upgrade na natin. So, wave 10 na tayo. Farm more waves. And then, we're done to this world, no? Tapos na tayo sa world na to. So, napapansin ko kay Arima, no? Kahit level 1 pa lang yung Arima ko, no? Kung i-compare ko siya kay Shanks, no? Mas mabilis yung pag-increase ng damage ni Arima, eh. Mas malaki yung pag-increase ng damage niya, no? Sa upgrade 3, si Shanks kasi malakas naman. Pero malaan dito sa may no? Malaan pagka... tago dito? Na level up na natin si Arima, no? Ng todo. So, malakas naman si Arima, eh. Kung tutusin, eh. So, good unit naman siya, eh, no? Hindi na natin alam pag nag-evo na sila. So, tatry din natin sila i-evo, no? So, next video natin tatry yun, no? I-evo na natin sila. So, yun nga lang, no? Sa may upgrade 4, upgrade 5 data ni Arima, no? Yung skill niyang to, yun lang ang problema, no? Nagiging single hit na nga lang siya, no? Ayan, no? Nagiging single hit na nga lang siya. Hindi naman single hit na isang target, no? Hindi naman isang target, pero single hit na lang siya. Pero malaki pa rin yung circle AoE niya. So, hindi ko pa alam kung sino yung mga, dito, yung mga full AoE dito, eh. Wala pa akong alam, no? Once na na-evo natin sila, I guess, may kita na natin, no? So, wave 14, out of 15 na tayo. Second to last wave na to. And then, we're done. Sa ating adventure dito sa may special anime defense. So, as you can see, yan na lang. Kiniklear na lang ng mga units natin yung wave na to. And then, that should be it, no? We're finally finished sa ating mga worlds. Oras na lang siguro para mag-infinite bago mag-update 1 at kuhain yung, syempre, secret unit, no? Kahit 5%. Kuhain na rin natin yan. Pero alam ko, nakita ko, parang nakita ko sa Discord nila is that, parang pinababa nila yung rate na para makuha yung secret unit. So, hindi ko alam kung ilang rate, eh. Ayan na si Deidara, and there we go. Yun na nga, mga kaibigan, doon na natin tatapusin yung video natin, no? Ng special anime defense. So, I hope na enjoy nyo yung video na to. Huwag nyo kakalimutan mag-like, mag-subscribe, and of course, kung bago lang kayo sa channel na to, subscribe na rin kayo, mga kaibigan. Mag-comment din kayo na
Mag-comment din kayo sa may comment section below kung gusto nyo pa ng special anime defense videos. So I will see you in the next video, guys. Peace!